Dito na naman si Mama Bren sa Puerto Princesa, galing siyang Manila, ayan. So, nakauwi na sila nung isang araw lang ata, or nung basta, nakauwi na sila, yun. So, ang uuwi lang namin ngayon, marami kaming nilakad ngayong araw. Pumunta kami kay attorney, pumunta kami palengke, bumili kami kalandi-uling. Ngayon, ang pinaka-main agenda ng vlog na to, ang for today's vlog, ay nagluluto si Mama Bren ng galunggong na sardines. Ayan, gagawin niyang sardinas ang galunggong. So, bumili kami sa palengke ng galunggong. Nilinisan ko, tinanggalan ko ang hasang. FYI po, 5 kilo po ang binili namin. Kaya ang tagal ko nagtanggal ng hasang, hindi ko na po na-videohan. So, eto na, ipapakita ko na sa inyo. Nakasalang na dito sa kalandi uling. Yes, uling po ang ginagamit kasi matagal-tagal na pakuluan nito. Papalambutin talaga na yung makakain na, pati buto. So, papakita ko sa inyo, eto na kung gaano karami ang binili ni Mama Bren para isardinas. Eto ay ginawa ni Mama Bren para sa mga kuya kong nasa abroad. Ayan, para sa mga kuya kong nasa abroad na nag-request nito para sa inyo to. Mga bro, ayan, para sa inyo to. Ito lang ang sardinas ni Mama Bren. Hintayin nyo ang pagrating dyan. Ipapaltok na lang namin. Hindi, charot. Kasi si Mama Bren ay pabalik na naman ng Manila this Sunday. So, busy-busy ngayon si Mama Bren. Kaya, buti na lang. May time pa si Mama Bren magluto. Kaya, thank you. Kahit pagod-pagod. Ayan. So, papakita ko na sa inyo. Ang dami kong kuda dito. So, para humabas. So, let's go. So, ayan. Dito nilagay sa labas namin yung ano. Sa labas ng may kusina namin banda yung kalandi uling. So ayan, kabibili lang namin yan kanina. Ayan, 220 pesos yung kalandi uling na yan. So ito na, isinalag, papakita ko sa inyo. Ayan na po, 5 kilo po yung galunggong. Ayan na maliliit. 5 kilong galunggong na maliliit. Hindi pa po kumukulo kasi medyo kasasalang lang. Ayan, so hintayin po natin maging sardinas yan. Ayan, gagawing sardinas yan ni Mama Bren. So, papakita ko sa inyo later pagka kumukulo na yan. For now, ayan muna ang kanyang view. 5 kilo yan, yan, ganyang karami. Tinanggalan ko po lahat ng hasang yan, isa-isa, ayan. Tsaka ng bituka. So, ayan. So, later na lang po ulit pagka may ganap na yung mga isda dyan. So, ayan, kumukulo-kulo na ng konti, pero kulang pa yan. Kailangan kulong-kulo. So, matagal-tagal pang lutuan yan. So, see you guys later! Tatakpan ko na ulit. So, hi guys, after ilang oras, isang oras ata, dinagdagan na ni Mama ng uling. Ayan, puno na ulit ng uling. Ayan, hindi na napakita kasi hindi nagsabi si Mama. Dadagdagan niya na ng uling. So, wait lang, kukuha ko ng pot holder para makita natin kung kulong-kulo na ba. Wait lang ah. So, ito na, bubuksan na natin. Update na sa ating ano, galunggong na sardines. Ayan. Tada! Ayan ah! Grabing usok! Wala na kayong makita! So ayan ah! Ang ating galunggong na sardines! Kulong-kulo na! Ayan na! So ayan ah! Grabe ng usok! For sure masarap ito kasi dahan-dahan ng ano, dahan-dahan ng pakulo, atay-atay dahil sa uling niluluto. Ayan! Mamaya pag naluto yan, pwede nakainin ang ano niyan, buto niyan. So, sa mga nag-request dyan, ayan na, maglaway na kayo. Ayan, malayo pa ang mararating ng sardines na to. Kagaya nga nasabi ko kanina, request to ng mga kuya ko sa abroad. Kaya makakarating pa to ng abroad, ayan. Kasama pa yan sa flight nila, Mama. Buti pa ang sardines, nakakapag-flight. Sana all. So, ayan. Update na lang ulit tayo mamaya kung ano na nangyayari sa ating sardines. For now, ayan na, kulong-kulo na. Hindi ko alam kung lalagyan niya ng water o hindi. Kung dadagdagan ba. Pero mukhang hindi, mukhang hinahayaan lang ni Mama. Papakuluin lang ng papakuluin. Ayan. So, babalikan ko na lang kayo later. Ayan na ang update for now. Update ulit guys, ayan, tinanggal na ni Mama sa ano, uling ang mga sardinas niya, ayan, nilipat na dito sa kalan.
And lalagyan na ng Pamoy Golden Piesta. Ayan, nilagyan na ng napakarami mantika. Ayan. Ano ba ito? Spanish sardines? Di ba dapat may mga carrots-carrots to? Wala na? Pang ano lang eh, may carrots-carrots ka pa. Ayan, pangkain lang naman kasi. Kaya kami na, hindi na kami mag-iinarte. Ayan. So, yun lang ang nilagay. Oil. Then, ketchup. Ayan, ketchup. Banana ketchup. Baka naman. Ayan. Ubusin niya isang galon? Hindi naman. Ah, hindi pala. Ayan. So, ayan si Madam. Ayan, binuksan na ulit ang kalan. Sinalang na ulit. Malambot na yan, Madam? Mm-hmm. Ah, malambot na yan. Kasi ilang oras na yung pinakuluan sa uling. Ayan. Ayan, so... Ayan, ganyan lang kasimple. Pag umano yan, mamaya, o. Oh. Pag anuan. Tapos na. Tapos. Yan lang ilalagay. Mantika at ano? Mm-hmm. Mantika at ketchup. Ayan pala. Paminta and yung mga seasonings na gusto nyo, ayan, kayo nang bahala. Pero si Mama, ganyan lang siya mag, ano, mag sardines, galunggong sardines, ayan, pampalasa. Kung alam niya yung itsura na yan, alam niya na yan. Ayan, Ajinomoto yun, Ajinomoto. Kasi tiga Japan tayo, kaya gumagamit tayo ng Ajinomoto. Ang nilalagyan ng bawang, wala na yan. Ayan, wala na yung mga iba pang mga recados, mga bawang, sibuyas, wala, ayan. Sinalang lang agad yan, ayan, pinakuluan ng napakatagal, then ayan, sinasalang ulit. Pag matagalan yan, init lang yun ang init, hanggang lumambot yung buton eh. Ayan. Malambot na yung buton eh. Sa pag kinain niya, sama na ulo, sama na buto, sama na lahat yan, ayan, pati yung kasirola kayo. Ayan ah. So, mga ilang oras na naman tumanda papakuluan? Hanggang maghalo. Hindi na haluin. Kusay ka maghahalo. Oh. Ayan. Ayan pala. Kahit nasa taas yan ketchup, mamaya titignan natin, pagbalik natin, mag-i-incorporate na yan dyan lahat mamaya. So, papakulo lang ng papakulo. Pag inalo mo yan, dinadurog yan lahat. Ayan. Oo nga, madudurog pala. So, mamaya na ulit. Ayan, basta yun ang nilagay ni Mama. Tandaan nyo, mantika and ketchup lang. Ayan, paminta and pampalasa. Ayan. So, simpleng-simple, pwedeng-pwede nyo gayahin sa mga bahay nyo kung gusto nyo ng pang matagalang ulam. Kung tamad kayo magluto, init-init lang. Ayan, pwedeng-pwede ito. Ayan, buti pa ang sardis. Makakalipad. So, ayan na. Mamaya na lang ulit. Ayan. So, hi guys! After ilang minutes ng pagpapakulo, ayan na ang itsura niya. Ayan, nag-incorporate na ang, ano, ang ketchup, ang oil, and everything. Ayan. So, ayan na ang itsura niya. Tapos na siya. So, ayan na ang GG Sardines ni Mama. Ayan. Ayan ang GG Sardines na mga kapunta pang abroad. Ayan. Sana all mga ka-abroad. Ayan. So, ayan ang itsura niya. Naging reddish-reddish na siya dahil sa ketchup na nilagay kanina. So, bukas pag init daw, pag papakuluan ulit, lalagyan pa raw ng ano, konting oil. So, for now, hahayaan na lang muna natin niya mag-rest. Bukas na natin huhusgahan kung masarap ba yan. Ayan, pagkain namin, for sure, yan ang ulam namin bukas. So, bukas na natin niya iti-taste test. So, for now, naniniwala kasi ako na pag mas tumagal, mas masarap. Charot. Ayan, so, yan na yun. Ayan na muna. And see you na lang bukas ulit pag kakainin na namin yan or iti-taste test na namin. Ayan. So, yan ang finished product na yan na. Yun lang, simpleng-simpleng recipe na pwede nyong gayahin, ayan. Isa na namang recipe ang natutunan nyo kay Mama Bren, ayan. GG Sardines, ayan. So, see you guys bukas. So, hi guys, good morning. Ayan, good morning sa inyo lahat dyan. Ito na ang ating part 2 ng ano, ng ating luto session ng GG Sardines, ayan. As you can see, nakasalag na naman siya sa may ano, sa may uling, ayan, and kumukulo-kulo na naman. Ayan, dinagdagan na yan ni Mama ng ano? Dinagdagan na yan ni Mama ng mantika. Wait, papakita ko sa inyo ha, yung itsura. Tatanggalin ko yung takip. So, today is the day na matitaste test na natin itong GG Sardines na ito. So, ayan na. Ow, mainit. Ay, so, ayan ang itsura. Ayan na. Ayan ang itsura niyan. Mukhang sobrang lambot na, ayan. Pwedeng-pwede na kainin na siya, wala nang tapon dyan, ayan. So,
So kanina pa yan ano? Ah, okay. Yung mantika pala yung isa sa tumutulog para ano yan, maging malambot na malambot ang ating mga fish. Kaya ngayong umaga dinagdagan ulit ni mama ng mantika. Ayan. Looking good na ang ating sardines. Ayan. So mamaya tingnan natin sa taste test kung talaga bang malinamnam, kung sarap ba talaga. So mga ilang minuto na yan nakasalang dyan, pinapakuluan lang na pinapakuluan. So hindi pa malalambot yan ng talagang malambot. So see you guys na lang later ulit pagkakainin na namin. Bye! So ayan na guys, hinango na natin sa uling. Ayan na ang itsura niya, ayan na ang final look niya. Ayan. Na iyang mga nasa gilid na yan, nakikita niya, puro mantika na yan, ayan. Ang tomato sauce. Saka ketchup, ayan. Ayan. So, yan ang final look ng ating, ano, ating GG sardines. And magsasandok ngayon si mama para ipa-taste and bigyan sila kuya doon sa baba. So, dadaling ko yan. Ayan. Sasandok. Oh, nakita nyo, natanggal na agad ang ulo. Matigas naman yan siya, kaya lang. Pero pag kinain mo, malambot. Ayan, nagkasandok na si mama na kanyang ano, ayan. Ayan, oh. Ito ang ibibigay namin doon sa bababa. Para lang na gano, Spanish sardines, ayan. Ayan, oh. Ayan, nagtatanggalan ng mga ulo, ayan, oh. Pero yung mga ulo, masarap. Lalong masarap pagka yung ipinrito na, ayan. Ay, Diyos ko, iprito pa. Oo, oh, pagka yung, alam nyo na, matagal na, di ba? Meron pang mga ano-ano, masarap yung pagpindarito. Ayan, nakikita nyo ba yung mga manti-mantika na yan? Ayan, ayan. Natatanggalan ng mga ulo. Dapat pala ayan na, ang ating ibibigay sa baba. So, samahan nyo ako ibigay ito. Ipa-taste test sa kanila. Ayan. So, ayan, ang init. So, dadali na natin ito sa baba. Lalabas na ako, samahan nyo ako. So ayan, titikman na natin Raquel. Ngayon, detaste na natin Raquel. Ayan. So ayan, kukuha na sa tirakal para kanyang tikman. Ano mo siya? Approve na ba? Approve! Ayan o. Approve ang GG Sardines ni Mama Brent. Masarap daw. So ayan, teki-teki Ate Raquel sa pag-taste test. Busy sila. Naglalabas sila kay Ate Raquel. Teki, Raquel!